may kotse, may pera, may asawa, may anak, may damit, may pagkain, kilala, may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Ang bandang Woods, ang pioneer ng Pinoy Punk. Sila ay ang bandang may revolutionary music. Paano nga ba sila nabuo? Ano ang hirap na kanilang mga pinagdaanan? Ano ang meaning ng pangalan ng kanilang banda? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, Kap, Harry Ball! Bandang Woods. Sila ay nagsimula noong 1980 na iba pa ang pangalan at tuluyang nabuo bilang Bandang Woods noong 1983. Ang mga original members nito ay sina Bobby Balingit sa guitar at vocals, Alfred Guevara sa bass at vocals, at Aji Adriano sa drums. Sila ay 39 years nang magkakasama bilang Woods. Ang bandang ito ay maka-Diyos. Lagi nilang sinasabi na i-develop mo ang pagmamahal mo sa Diyos para malutas mo ang iyong mga problemang kinakaharap. Halos lahat rin ng mga kanta nila ay patama sa mga taong nakalimot ng romespeto at maging makatao at wala ng Diyos sa buhay na tinatahak. By the way, Kap, si Bobby at Alfred ay deboto ng Krishna. Ang religion na ito ay klase ng Hinduismo. Si Krishna ay ang pinakatanyag sa lahat ng Diyos sa India at pinakamataas na Diyos sa kanyang sariling karapatan. Sila nga, Kap, ay nagsimula bilang mga folk singers noong sila ay mga teenagers pa lang. Silang dalawa ni Bobby kasama si Alfred na kanyang neighborhood friend ang unang magkasama sa pagtugtog. Ang kanilang name na Woods ay nagsimula muna sa name na Woods, na English pa ang spelling. Pero ito ay binago nila bilang Woods para maging Tagalog ang spelling. Ang meaning ng Woods para sa kanila ay insane, kumbaga isang insane na lugar o kakahuyan. Ang kanilang unang kontrata ay sa TRC Records. Ito ay underground record label. Sila ay nag-release ng 6 na studio albums. Ang kanilang mga naging album ay Armstock, Nakalimutan ang Diyos na may 3 version, Nakaupo sa Puso, Gera, Offland Cajon na may 2 version, at Alay CD. Ang pinakasumikat dito ay ang album na Nakalimutan ang Diyos, kung saan nandito ang mga kantang Bayan-Bayanan at ang At Nakalimutan ang Diyos. Ito ay nirelease nila noong 1994. At paglipas ng 2 taon, nag-release sila ng album na Gera. Nandito ang kanta nilang Ang Umibig Sa'yo na naging hit sa Philippine Alternative Radio Stations. Ang kantang ito ay isang uri ng kantang anti-war. After ng kanilang Gera album, sila ay nag-release ng new album na Nakaupo Sa Puso. At ayon kay Bobby, ito ang kanyang pinakapaborito sa lahat ng kanilang naging album. Noong sila ay nagsisimula sa kanilang genre na punk, akala ng mga tao sila ay mga bayolente o mahilig manggulo katulad ng mga punk sa ibang bansa noon. Subalit ayon sa kanila, isa man silang punk, bilang isang radikal na ang layunin ay mag-advocate ng tao gamit ang music, hindi sa pang-pipisikal na pagdidisiplina. Ang kanilang drummer na si Aji ay nagsimula mag-drums noong high school. Ang gamit niya pang drumset noon ay Tupperware at kutsarat tinidor bilang hi-hats. Sila ay may mga iba ring pinagkakaabalahan, tulad nga nang si Aji ay nagtuturo ng drums. Si Alfred naman ay tattoo artist at siya ang founder ng Dutdutan. Si Bobby naman ay naging guitar tutor ng by group at individual at naging isang painter rin. Ang kanilang rules sa kanilang banda ay kung sino ang nagsulat ng kanta, siya ang kakanta ng kanyang sinulat. Ang dahilan kung bakit nasulat ang kanta nilang At Nakalimutan ng Diyos ay noong sobrang hirap ng buhay sa panahon ng martial law. Ito ay patama sa mga taong ganid at masyado nang nasilaw sa kapangyarihan at salapi. Sinulat ni Bobby ang kantang ito noong panahon na hindi pa bumababa sa pwesto si Ferdinand Marcos. Alam naman natin, Kap, na may 2 sides ang martial law, ang good and bad side. Pero by the way, Kap, sila ay may mga kantang true to life talaga. Parang ang kanta nilang Sampagita. Ito ay about sa isang manggagawa ng isang kumpanya na pinatay
dahil sa pakikipaglaban sa kanyang karapatan na inihatid sa malalim na mensahe bilang isang magsasampagita. Ang Woods ay talagang solid ang pagkakaibigan dahil hanggang ngayon sila ay nananatiling kompleto. Noong 2017 nga kap, sila ay nagkaroon ng 34th anniversary concert sa Luneta Park. At noong 2018 nga ay tumugtog sa Rockista Radio ng kanilang mga hits na At Nakalimutan ang Diyos at Inosente Lang ang Nagtataka na ginawan ng cover ng bandang River Maya noong si Rico Blanco na ang vocalista. Ang kanilang last album release ay noong 2019. Ito ay ang album nilang Alay na inirecord sa Vaccine Records. At sila ay nagkaroon ng album launching concert sa album nilang Alay. At ngayong 2022 nga ay mas lalo pa silang nakilala pati ng mga kabataan. At yan nga kap ang bandang Woods. Kung ikaw kap ay may dagdag na info, atin itong pag-usapan sa comment section para mas lalo nating malaman ang history ng legendary pioneer punk band na Woods. At kap, bago matapos ang video, inaanyayahan nga pala kitang bisitahin ang aking YouTube channel kap. Meron din akong mga videos doon na wala dito sa ating Facebook page. Just search The Audacity of Hades. Maraming salamat kap!